Naging viral sa social media ang di umano'y kuhang video ng anak ni Franz at Jerry Ruiz na si Danica Ruiz habang minamaliit at sinisigawan ang isang lady guard sa isang mall dahil lamang sa sinitasya nito. Ayon pa nga sa mga nakapanood ay manang-mana umano ang batang Ruiz sa nanay nito na si Franz Ruiz na ugaling makahayop. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersya at naging laman ng balita sa radyo at telebisyon ang mag-asawang Ruiz kamakailan matapos itong mangmaltrato sa loob ng maraming taon sa isang kasambahay na si LV Vergara na nauwi nga sa kanyang pagkabulag. Kasalukuyang nakakulong sa piitan ng Senado ang mag-asawa matapos itong ipakontempt ng mga senador dahil sa lantarang pagsisinungaling sa pagdinig sa Senado. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, putragistong anak niya, may pinagmanahan nga, tama lang na putulin ngayong sungay nila, abay akala mo mga hari sa Pinas, demonyeta ang nanay pati bata, tapos gustong proteksyonan ang anak sa hearing, napakabastos na bata. Talagang totoo ang kasabihan na kung ano ang puno, siya din ang bunga. Ang feeling ng anak ng Ruiz na ito, akala mo napakaganda, ang pangit na nga. Pati ugali, pangit din. Ikulong na rin dapat ang anak, baka may bubulagin din yan dahil iisa ang ugali nila. Tama na sana ang nangyari kay Ati LV. Sobra na, wala na dapat masaktan ang pamilya na yan. Grabe, pati anak sa maugali sa video kasi akala nila sila ang hari. Pati anak walang values, nag-aral nga para ano maging bastos at mangmaliit ng tao, kinawawa ang guard. Grabe. The only way na malalaman natin nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay ang magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Diba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano-ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring dalawa lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pawpaw, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Ilan ang tauhan ninyo? Yung ano, di ko natanda po. Di mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo, kapag nag-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from Dole. Dahil nagpapa-stayin ka eh. At yung Dole, titingnan kung maayos yung living condition ng matauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tagtag ka ng violation. Now, Mr. Pawpaw. Yes, Your Honor. Ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na pom. Lahat kayo mga lalaki? Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano, pa, pa,
paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR, ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo? Ano po, paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyo kalupitan yung mag-asawa kayo? Ang dami na yung tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamoy, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang si R. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging tatlo, hindi ka man, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging dalawa. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging tatlo na from two, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging dalawang CR. Yes, we will, your question is related to, ididibang ko lang po yung sinasabi nila na hindi nila kilala si Mr. Pau Pau. Okay. Na hindi nag-work sa kanila. Okay, so si this is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized and then you may answer, Mrs. So gusto mo, ikaw, Ms. Ruiz, sa sasagot? Gusto ko siya para ma... Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na encounter. Ay, posible. Ibig sabihin, dalawang linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau? Yes po, Your Honor. Okay, very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz, ulitin ko ulit, ilan ang kwarto sa bahay niyo para sa mga workers? Tatlo po, Your Honor. Tatlo. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo from ground up? Tindahan lang po yun, Honor. Hindi nga. Kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo lang ganun na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagrerenta lang po kami, Your Honor. Nagrerenta? Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? Tatlo na agad? Tatlo po, Your Honor. Tatlo na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na dalawa yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng isang kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yun. Hindi nga. Di ba, sabi nyo, nagrenta kayo. Yes, sir. Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over nyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo doon. Your Honor. So, nung inupahan nyo yung bahay na yon, tatlo na agad yung kwarto. Kansino pong mayari ng bahay? Yung kwarto na tatlo, Your Honor, ako na kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa nyo yung kwarto? Apo, Your Honor. Oh. So, dalawang kwarto noon, nagpagawa kayo, naging tatlo. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng tatlong bahay. Hindi po, tatlong kwarto lang po. Tatlong kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng tatlong kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan eh. Pag nagparenovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga, sa business permit. Doon sa building permit po. Hindi nga. Kasi pag nagparenovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house.
Mayroon yung Honor? Meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon tatlong kwarto? Wala yung Honor. Oh, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi each, ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po, ma'am, ang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya ang sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama din ang contempt ka, gusto makontempt ulit. Oh, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palapalitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpa-renovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit? Hindi siya gugulan. Alam siya ang sabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling, ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang, okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, meron naman ka kung permit na nakuha na po sa building permit. Meron ka nga permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the city hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan, o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit dun sa city hall, sa munisipyo, para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo, ngayon nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa city hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng city hall. Wala yun, Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka... Maski na. Anding-ding lang po. Well, yun. Hindi, maski na. Pag nag-tinyase mo yung struktura, isang building na nabigyan na ng building permit, eh, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailan magpasintabi ka sa city hall, kailan magdeklara ka para magkakaroon ng inspeksyon, ibibigay mo yung plano for safety reason also, for to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng tatlo, pwedeng dalawa muna, and then later naging tatlo. Kasi ang makapagsasabi ng sana niyan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi yung sinasabi mo ngayong kasinungalingan, na sabi mo tatlo, na maaring dalawa yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging tatlo. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay ang magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Diba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano-ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring dalawa lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pau-Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang yun, Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin.
tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Napaka, ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Di mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo sa kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from Dole. Dahil nagpapa-stayin ka eh. At yung Dole, titingnan kung maayos yung living condition ng matauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tagtag ka ng violation. Now, Mr. Pau-Pau. Yes, Your Honor. Ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na pom. Lahat kayo mga lalaki? Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR, ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo? Paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyo yung kalupitan yung mag-asawa kayo? Ang dami ninyong tauhan, lalaki at babae, but sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamos, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang si R. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging tatlo, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging dalawa. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging tatlo na from two, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging dalawa ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau-Pau, nasabi mo, sino ba sabi na wala po dito kanina, nabalitaan ko lang, may umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? White, puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number? Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama at sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 4995 po. Dan 4995 po. 4995 matatandaan mo? Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995? Opo. Kulay puti na van? Opo. Okay, anong itsura ng van kung matatandaan mo, ma? Yung pong katulad po ng biyaheng mamburaw po, na biyaheng abra. Ah, yung parang ginagamit na ano, pambiyahe. Opo. Pampasayarong van. Mr. Pau-Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutok mo naman, sinasabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburaw, sabi niya. So, UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau-Pau na nananakot, yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi ni Manang LV, nung nakakita pa siya, naglinis ng kotse nila, merong ban, Dan 4995, tapos yung itsurang UB Express. Na, yun naman sinasabi niya, pambiyahe daw. Can you, CIDG,
major na car. Can you have that check? Yung van na being done? $49.95. Yes, Mr. Can you can likewise touch base with the LTO of Mindoro that is likewise registered under the name of Dear Ruiz Coppol. Yes, Your Honor.